Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Alvin, isang simpleng empleyado at isang silent tambalanista mula noon hanggang ngayon. Sumulat dahil baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong ibahagi ang lungkot ko. Kapag nakikinig kasi ako ng Mahiwagang Burnay, kahit yung iba na napakasalimuot ng pinagdadaanan, napapagaan ninyo. Ganito kasi tambalan. Matagal na akong nagtatrabaho pero hindi ako maluho. Dahil pamilyado na, lagi kong inuuna ang pangangailangan ng pamilya. Kapag may sobrang kita, yung mga gusto naman nila. Simula pa mahalaga na sa akin ibigay sa pamilya ko ang nais nila sa abot ng aking makakaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisipan kong regaluhan ang sarili ko nung nakaraang Pasko at birthday ko. Gamit yung parte ng 13th month pay na nakuha ko, bumili ako ng gintong bracelet. Naengganyo ako kasi sabi ni Nicole, magandang investment daw ang ginto. Bukod sa magagamit mo na araw-araw, pwede mo ding isangla sa panahon ng kagipitan. Naisip ko kapag may pangangailangan sa pamilya na hindi ko kayang tugunan agad, pwede nga namang maging instant pera ang alahas. Ang tagal kong tumingin sa eskaparate tambalan. Na-memorize ko na yata ang display. Namili ako ng iba't ibang disenyo tapos isa-isa kong itinuro para mailabas at sinukat. Mabuti na lang at mabait at pasensyosa yung sales lady. Hindi siya napagod maglabas-pasok ng bracelet sa eskaparate para masipat ko ng maigi. Sinuot ko ang bawat bracelet at tiningnan ko kung bagay ba sa kamay ko. Pinakiramdaman ko kung maginhawa bang isuot, sakto lang ang size, hindi mahigpit pero hindi din naman maluwag. Magaan sa kamay at hindi mabigat. Sa huli, bumagsak ako sa isang simpleng chain na bagay sa personality ko at sakto sa budget kong 8,000 pesos. Para sa marami, siguro maliit na halaga lang. Pero sa akin, napakamahal na niya. Luho na. Honestly, na-guilty ako ng konti nang iabot ko ang bayad. Tahimik akong napakompute kung ilang kilong bigas ang katumbas noon. Ilang linggong grocery, ilang buwang bayad sa ilaw at kuryente. Pero nabili ko na at ayoko naman na isoli pa. Nakakahiya naman sa magandang sales lady na napagod na ng sobra sa pag-a-assist sa akin. Nasuot ko naman ang bracelet ng ilang araw. Recently, paglabas ko ng trabaho, nagulat ako nang mapansin ko na hindi ko nasuot yung bracelet. Natanggal siya nang hindi ko namamalayan. Nawala na parang bula. Wala na yung bracelet na unang regalo ko sa sarili. Wala na yung alaala at katas ng 13th month pay ko. Tambalan, ang lungkot-lungkot ko.
Hanggang ngayon, hindi ko masabi sa asawa ko kasi alam ko, malulungkot din siya. Natuwa kasi siya nung binili ko yun at hindi nagalit gaya ng inaasahan ko. Deserve ko daw. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Alvin. Hello, Alvin! Talaga naman, partner, no? Kapag ka ang isang bagay ay pinaghirapan bago makamit, talagang antindi ng ano natin dito eh. Antindi ng attachment natin dito kasi alam natin na pinaghirapan ko to. Ito yes. Sana ay bagay na pinagpawisan, pinagpaguran and all. So, yan yung nararamdaman ni Alvin. Kaya lang nakakalungkot kasi nawawala. Well, alam nyo po, talaga namang sa mundo pong ito, madami po talagang nawawala. Yung isip namin ni partner, every now and then. Ako, I would say every now and then lang. Hindi man lagi-lagi. Paminsan-minsan. Pero sa mo nahanap? Hindi ko na siya hanap, partner. Bumabalik na lang, no? Oo, parang pagka nakaka... Correct. Pag nakakainom ng gamot, ayan, matino akong kausap. Yan, pag hindi gumana yung gamot, wala. Wala po kasi talagang forever, 'di ba? Pero alam mo, masakit talagang isipin lalong-lalo na kapag lagi nating iniisip, 'di ba? Sabi nga natin, we magnify what you focus on. So kapag lagi mong iisipin, Alvin, yung sayang naman, ito na sana yung nabili ko, ito na sana yung pwede sanang napuntahan ng 8,000, ito na sana yung ganun. Sasama lagi yung loob mo. Tapos, at the end of it all, wala naman na tayong magagawa kasi na-lost na siya. Diba? Wala na tayong magagawa. Tapos na yun eh. Sabi nga, hindi naman daw dapat na mag-dwell tayo sa past. Pero syempre, laging madaling sabihin yon. Sa totoo lang, napakahirap gawin, lalong-lalo na kapag kaganyan. Gets na, alam mo, gets na gets ka namin, Alvin. Alam namin yung ganyan, yung pinaghirapan mo, tapos malulost. Yung iba, cellphone yan. Yung iba, bag. O kaya iba, wallet. Ganyan. O yung iba, jowa nila na inalagaan na matagal na panahon, yung pala, kukunin ng iba. Nasulot, inaas ng iba. Correct, di ba? Ng iba. Inalagaan mo ng husto. Pinaka-titigan at pinaka-inilagay sa... Correct, inilagay sa pedestal. Tapos, di ba, kukunin lang din ng iba do sa pangit pa. Nangyayari kasi talaga yan. And uulitin ko po to ha, hindi naman sa nega, kundi... Sa totoo lang, 'di ba? Hindi ito yung last time na pwedeng may mawala sa iyo, 'di ba? So dapat medyo ihanda mo na 'yung sarili mo na okay, sa buhay pala merong dumadating at may nawawala. Ganun talaga. And dun sa mga days na na-enjoy mo siya, at least na-enjoy mo siya, sana nag-take ka ng maraming picture. Diba? Sana memories na lang ang lahat. At okay lang yun. Diba? At hindi naman ito yung huling beses na pwede kang kumita. Kikita ka pa ulit. Yes. Diba? Hindi yun yung huling ginto na matatagpuan mo. Mong mabili. Malay mo, diba? If feeling generous, sila Madam Mayat de la Rosa at Sir Richard, diba? Malay hanapin mo. Ka namin. At padalang ka ng brace. Let, 'di ba? Hindi natin masasabi, 'di ba? Ang utak behind the Mayat de la Rosa Fine Jewelry, hindi natin masasabi, 'di ba? Malay mo, pahanap ka sabi namin. Sabi nila pala decision ka. Kaya sabi ko malay mo, 'di ba? Kasi ako naman partner eh. Wala suggest ka sabi nila. Model lang ako, partner. Hindi ako ang may-ari kaya ako sasuggest lamang. Oh. Kaya nga paulit, hindi ba paulit-ulit na sabi ko, malay mo, 'di ba? Pero ako nananalig talaga ako. Oh, nakaya-kaya nila. Ang liit ng De La Rosa family, 'di ba? Oh. Ang liit na bagay naman. Ano ba naman 'yun? Malay mo, hindi lang value 8,000 yung ibigay na bracelet, 'di ba? Pero 80,000? Ako na lang. Pressure. Kung 80,000 po yung value, kami na lang po ni Chuber ang tatanggap. Hindi, malay mo. Hindi natin masasabi. Everyday pa naman sila nakikinig sa tambalan. Sa kwento ng Maywagang Burnay. Diba? Totoo, so malay natin. Hindi natin masasabi. Pero Alvin,
we magnify what we focus on. So, kung i-magnify mo lagi yung kawalan, 'di ba? Yung kakulangan, 'di ba? Mas lalo ka at lagi kang malulungkot. Tapos na eh, wala na tayong magagawa. Dito mo talaga no, ma-realize no, iba't iba talaga ng intensity ang ng problema ng mga tao. Problema at yung impact nito sa buhay at isip ng tao. Correct ka. No? Isipin mo for some ano lang to, parang eh wala, 8,000 hinahinaan. Ano ba naman yung 8,000, 'di ba? Kinalulungkot yung 8,000, pero for some malaking bagay ito. True. 'Di ba? Bakit hindi naman ang titingnan lang natin dito yung amount ng ginto eh. Mm-hmm. Yung proseso papaano na achieve yung gintong 'yon. Para siyang pangarap pa. Maaring malitang value para sa ilan, pero may mga taong ganito mo nagpapahalaga sa malaliit na bagay para sa iba. Sa true legend. 'Di ba? Yung proseso, yung pinangarap niya, tiningnan niya sa estante, pabalik-balik siya doon until ma-memorize niya kung saan nakaposisyon yung gusto niyang bracelet. Correct. Na 'yon. Gaano ka bigat, yes. Gaano ka sikip, ganoon. Yung paghihintay niya ng 13-month pay, ilang araw, ilang buwan niyang hinintay yun, at ilang beses niyang pinag-isipan kung gaano kalaki yung term na ginamit niya. Gaano kabigat? Gaano karami yung kukunin ko sa 13-month pay ko, ipabawas ko para mabili yung gusto ko. So yung proseso. Yung proseso na yun, di ba? Ano po yun eh? Mabigat yun for him. Mm-mm. At pagka ganun, pahahalagahan natin yun. Kaya nararamdaman natin yung nararamdaman ni Alvin. Yes. Maaaring para sa ilan. Ano ba naman yun? Correct. Na? Napakaliit na bagay naman yun. Correct. Eh, ikaw nga hindi nga pinapakaliman kung ano eh, kung irtang-irtang sa pimple mo kaysa pinsa mo sa puwet. Kanya-kanya level ng problema yan. At level of importance. Totoo yun. Ang sinasabi natin, ang tinuturo po kasi ng kwento sa atin ni Alvin, ang pagpapahalaga sa bagay na pinaghirapan mo. Mm-mm. Hindi lang yung value. Value mismo. Hindi lang yung amount. Ah. Di ba yung pagpapahalaga sa bagay? Kahit chinelas nga yan eh. Correct. Kung feeling mo mahalagang mahalaga yung chinelas na yan sa'yo kasi ipinamana yan sa tatay mo. Tama. Na pumanaw na. Na favorite niya ng tatay mo. Correct. Na may amoy niya pa. Totoo. May kaunting libag niya pang natira doon. So ganun siya kalaga. Kung para sa iba, ano ba naman yung may libag pa nga yan ng tatay niya, nakakadiri naman, di ba? Kumakaarte ng iyak siya ng iyak kasi nawala. Eh, hindi mo alam yung storya noon. Yes, yung proseso ng lahat ng bagay kung paano niya pinahalagahan yung gamit na yon. Tama. So, ang importante dito mga kaibigan, marunong po tayo magpahalaga. Mm-mm. Diba? Maliit man o malaki, kung ano yung meron ka, basta pinaghirapan mo, pahalagahan mo yan. At totoo yung sinabi ni partner, kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, iba yung pagpapahalaga mo sa bagay, iiyakan, tao, sitwasyon, pangyayari. Iiyakan mo siya talaga eh. Pero kapag wala lang ito, di ba? Hindi, mabilis ang moving on eh. Emotionally attached sa kanya. Ganun. So, totoo yun. Magpahalaga po tayo sa mga bagay na pinaghihirapan natin. Mm-hmm. At dapat pahalagahan din yun ng mga tao na kapalibot sa atin. Tama. Kung alam mo na mahalaga ito para sa taong yun, huwag mong kukunin sa kanya. Mm-hmm. Diba? Huwag mong sisirain yun. Huwag mong aagawin sa kanya kung yun. Kung alam mong hindi sa'yo, huwag mong kunin. Yes. Lalo na kung alam mong mahalaga ito para sa tao. Totoo. Diba? Kunyari, relo, pinaghirapan niya. Mm-hmm. Tapos inarbor mo lang. Tama. O kaya kinuha mo. Ninakaw mo. Hindi mo alam yung lungkot na pinagdadaanan ng taong yun kasi naghirapan niya yung relong yun. Correct. Sana diba? Yung nakakuha ng ano, kung kakilala mo yung nakakuha ng bracelet mo, sana tamaan siya ngayon. Tamaan siya ng kidlat. Tamaan siya ng kidlat. Sige, pero nung tatama sa kanya. Pwede. Lumilipad na halo block. Kidlat kahit hindi maulan, di ba? Hindi, tamaan lang. In case lang, di ba? Na, alam mo, napulot mo. Kakilala ka ni Alvin. Hindi mo, baka lang akala mo, it's just one of the bracelets or pag-aari ni Alvin. Di ba? Baka ganun lang. Maisip-isip mo, tamaan ka lang sa mga sinasabi natin na hindi mo alam yung naging kwento bago niya na-achieve yung bracelet na yan. So, dapat isoli mo yan. Yan. Basta kung hindi sa'yo, soli mo. Oo, yun. Hindi sa'yo eh. Alam mo namang ano, di ba? Isosoli mo, hindi yun sa'yo eh. Correct. Ganun. Another lesson na pwede nating makuha sa kwento ni Alvin, yung magpahalaga tayo sa emosyon ng ibang tao. Mm-hmm. Di ba? Totoo po, kasi marami tayong hindi alam na kwento tungkol sa bagay na meron siya. Di ba? Sa bagay na suot niya, sa pinagdadaanan niya, tapos hindi ka magiging maingat sa emosyon. Sa pwede niyang maramdaman. Correct. Matapos ano mo siya, yung hahamakin mo yung feelings niya. O di naman kaya ano ka, yung taklesa ka ng taon, di ba? Ano ba naman to? Napaka-taklesa ng taon. Taklesa ng taon. Hindi ba pwedeng taklesa ng dekada? Hindi, sanay taon lang. Eh. Hindi, taon lang muna tayo, partner. Kasi natin alam kung tatagal tayo ng isang dekada pa, di ba? Taklesa ka muna ng taon. Totoo yun.
yun. I like what you said, partner, na be careful dun sa feelings ng tao kasi hindi mo alam kung ano ba yung pinagdadaanan niya. One time meron nag-message siya sa Tambalan Facebook page. Sabi niya na parang, alam mo Nicole and Chris, kung meron akong kinaiingitan na buhay, ang kinaiingitan kong buhay yung buhay ninyong dalawa. Kasi parang ang saya-saya lagi, parang walang problema. Alam mo, partner, gusto ko sabihin sa kanya, kung alam mo lang. Meron kang alam mo hindi lang, alam. Totoo. Oo. At yun. Hindi mo alam. Diba? Wala kang alam. Diba? Inutil ka. Charot. Hindi. Totoo. Hindi mo alam yung ano. Hindi mo alam yung laban ng bawat tao. Totoo yun eh. Bottom line is, you don't know what the person is going through. Baka nagkukunwari lang yan masaya. Baka nagkukunwari lang yan na okay yan lahat. Diba? Magaling lang talaga siyang magdala totoo. Ng problema niya. Totoo. Diba? Ito naman lang ako mag-reply. Pero sana naririnig mo, 'di ba? Huwag kang maiingit dun sa mga taong akala mo kaingit-ingit kasi sa totoo lang hindi mo alam yung struggles nila everyday. Pareka. Hindi mo alam yung laban nila everyday. So let's be kind to other people, 'di ba? May mga taong katulad ni Alvin na araw-araw laging lumalaban. So maging mas mabait at mas maging mabuti tayo sa kanya. Tama. Salamat Alvin for sharing your story with us.